Of course, to zone out and of course, mapigilan yung movements dito ng carry. The best part though about the carry pick is a very nice counter talaga pagdating dun sa Tamos pagpasok din ng late game. Kasi Tamos relies heavily on being in melee range and getting those lifesteals. Pero tignan natin kasi Aether main. Sa nakakasabi lang natin na nag-geeks kanina. Naghahanda na pala dun sa likod. Naghahanda na si Hayabusa sa likod. Breakdown, naglaro lang pala. Okay, well, before we round off this draft, we want to talk about the Hayabusa, pero mami sasabihin niya dito si Quetex. Okay, so Cignal Ultra, based on their draft, talagang gusto nila umabot ng late game. They want to take this game one very safe and slow. Habang Aether main, medyo nahirapan sila dito sa draft. Like, kasi naipit sila when it comes to the supports. Yeah. So, kaya medyo curveball din tong Hayabusa, and let's see how will this work. That's very interesting. If the curveball will actually be in the favor of that team. But now, mabilis na predictions mula sa inyo mga chong, paring Manjin. Nakuha ng Cignal Ultra yung mga favorite heroes nila. I agree. So, Cignal Ultra, game number one. Okay. Yeah, I also feel that the Cignal Ultra composition is easier to pull off. Tama. Very interested ako dun sa Hayabusa, what element will that one, will that Hayabusa give para sa Aether main, pero witness ko na lang yun. Tignan ko na lang muna. For now, for the draft, Cignal Ultra ako. Okay. Yeah, I have to agree with Manjin and Shinbu. Talagang naging shaky yung Aether main sa draft nila. So yeah, Cignal Ultra din ako dito. Wow, 3-0. Alam mo, yung kaninang 3-0, medyo tagwin. Tignan natin kung magiging ganun pa rin ang kalahatan sa ating draft. We do have the game right now. Pabasa na natin ngayon kay Zeus at Butters. Take the floor, guys. Isang magandang bati po sa inyong lahat. Heto na kami sa inyong harapan para ihatid isang malupit na laban between Cignal Ultra and Aether main. At kami maging shoutcasters nyo for this game. My name is Zeus. And I am Butters, the official dare product of PH Esports. And this is going to be a BO3, paring Zeus. Ano bang kapamo dito? Aether main, Cignal Ultra, mainit na laban. Oh, para sa akin, pantay pa to eh. I leave the prediction to the panelists na lang natin eh. Kasi parehas magaling. Led tagi tayo top dito. Top 2 at top 3 ang maglalaban ngayon. So, talagang tagilid talaga ang laban natin ngayon dito, Kuya Butters. Pero ikaw, para sa'yo? I think Cignal Ultra, napili nila yung mga comfort picks nila. I think they got the Tamos din. So, mas maganda yung bigay nila in terms of aggression. And we do know that kapag ka nakuha nila yung momentum nila, eh, mahirap sila pigilan dito. Pero let's head into the Land of Dawn at magsimula na ang ating game number one for Cignal Ultra versus Aether main. At di natin patatagalin pa, konting recap lang para sa kanila. Few with the Kagura, D with the Grok, Disanya with the Tamos, Tets naman dito para kay Lolita at Yakuboy with the Leomord. For the side of Aether main, it's going to be Changu on that Harley, LeBron as the carry, EJ on that Kaya, Kenji as the Hayabusa, and Crip on the show. Okay, at mukhang tamang objective lang din naman sila dito. If you're going to take a look, Yaku and Tets, nag-cut sila ng minion doon onto the bottom lane just to reject the experience para kay Hayabusa dito. Mahirap-hirapan naman kahit papaano. Pero pag gano'n, kasi pag nag-cut ka ng minion, mabilis ang rotation mo for another objective, for another jungle monster. Yeah, and AEM, nakikita natin kung paano nag-rotate ito. And Changu trying to go for that steal on that buff. Pero hindi nga makukuha yun. View, on the other hand, they will just go for the wave clear into the middle lane. Ito ang kinaganda dito, if you have a Grok pick, mga kaibigan, napakabilis mag-minion wave clear niyan. Eh talagang mauuna at mauna kayo pagpasyal sa mga jungle. Pero ito na mga nagkakitaan, 2 against 2. On to the top lane, sabay backup lang din naman dito. Tamos at Kari, walang pake. Ito nga, nagkapasok na view. Naku po, ang ganda naman ang poke dito ni Kuya D. Pero napabackup yata si EJ with the wall. Op, muntik na, nakatakas pa mga kaibigan. Kamuntikan na din talaga siya tumumba doon just because of the flicker. He can get out of that. But still, on the other hand, Aether main dito, still farming. Genji, mga kaibigan, naiwan lang siya dito and mamaya-maya, tuloy-tuloy na yung pag-split push na ito. Exactly, so tingnan natin dito. If we're going to take a look, pagdating sa gold, ilang mga Cignal Ultra with just 300 or tabla na. Biglang tumabla at tumamangangangit talaga bigla ang Aether main. And now, Turtle, ang problema dito, Turtle soon. Will be resurrecting soon nga. Sabi nga ni Madam Announcer, eh, kung sino makakuha niyan, biglang laki na naman ang kalamangan. Yun talaga yung pinaka-importante. Kapag pantay kayo as a team, pantay kayo, equal kayo as rivals ngayon, kailangan yung Turtle yung mag-set ng pacing ng buong laro nyo. Exactly. Kasi pag sa Turtle, dun din makukuha ang unang kamatayan. Unang teamfight, unang deaths. So, tingnan natin dito. Turtle is now up for grab. Feeling ko ito na ang unang teamfight ng game natin. Right now, AEM just rotating to the middle lane, just converging there. Ayaw nila magpapigil in terms of aggression. They know that Cignal Ultra, medyo mabagal yung transition nila dito into the mid game.
Pero sinasabi ng Aether main dito, sige, kukornerin na namin kayo, papush namin yung lanes nyo para preoccupied kayo at makakuha kami ng easy turtle. Yun, tama ka dyan. Pero so far, kapatid na wala pa rin kumukuha ng turtle, wala pa rin nga nang sumusubok. Isa, napakirap din mga sa'yo kung talagang nakikita mo ang rotation ay napaka-broad. Eh, tulad niyan, laging nasa mid dito ang Aether main. So if ever na mag-turtle dito ang Cignal Ultra, napakadaling pa siya lang natin contest. Kung isipin mo din kasi yung Aether main dito, maganda yung pick-up potential nila. They have the kaya, they have the show. And once na makahanap sila ng isang nag-overextend na tao dito sa Cignal Ultra, that is the end of him. They can go straight for the turtle. Pero Cignal Ultra, alam nila, kailangan natin maging passive dito. Kaya, huwag tayo magmadali. Oh. Antayin natin sila magpilit. Oo. Oh. Tama ka dyan. Pati yung Fern din ay kalot dito. Napasad itong Lebron with the carry pag tumagal. Pag nakakuha ito ng Endless Battle plus a Thunderbelt or a Blade of the Swift. Pero ito na nga, tinawag si Marvel First Blood has been taken by few mga kaibigan by killing EJ on the middle lane. Kaya dito patay na, pero on the top lane, that's a trade naman nga mga kaibigan. What tower? 2-1 naman. Oh, bali wala lang din. Mahirap patayin ang isang Tamus. Ito na yung tinatawag natin. Patience is a virtue. Yeah. And Aether main, hindi sila nag-antay. Nagpumilit sila. Nung nakita yung aggression sa may taas, they went straight for the pick-up on the middle lane. Aether main, nawala sa kanila yung turtle pa. Ang ganda naman. Tamang-tama. Sakong-sakong prediction mo dun. Tamang paghihintay lang para sa Cignal Ultra makakuha din objective. At yun nga ang ginawa nila. Yun ang gagawin talaga Kumikup nila. Kumikup lang ng isa sabay turtle. Alam mo, yun talaga yung pinaka-strength kasi ng Aether main. And Cignal Ultra, sa experience sila, alam nila nagpipilit bigla yung Aether main dito. So, it's inevitable. Kahit sa akin, para sa akin eh. Pero, knowing the fact, Kenji, the highest Pugak King. Pinakamaraming na Pugak na Tore. The highest turret damage. Malupit okay. Na lang. Okay, highest Pugak King. But still, nagkakaroon tayo ng away dito parang Zeus. Oh, eto na nga, trip na ito. Naupo, 1-on-1 sa apat mga kaibigan. Walang pakinyan-kanya, dalawang kakampi. Sabay Bulwark Shield lang din naman dito para kay Tets. That's a 2-0 na kagadito. Lead for Cignal Ultra. Wala pang sagot na kill ng Aether main, kahit isa. But right now, Cignal Ultra, lahat ng pagkakamali ng Aether main dito, in-exploit nila. They're taking advantage of all the small openings na meron dito sa lineup ng Aether main. Ito na naman, di kasha si D, masyadong mataba. Mga kaibigan, pero ay nakapod na Divine Judgment siya doon si Kuya EJ na stun! Pero walang follow-up! Asa ng follow-up? Pero hindi, nag-focus lang sila sa tower na Tier 1. Kenji dito has been taken down on through bottom lane. Creep! Flicker! Ay! Ganda naman ang ginawa doon yung Yumi ng Blast! Pero si Dito si Kay papalag pa rin mga kaibigan, patay lang din siya. Pero kung sabi ng banda, si Krypton with the Jew, patay din para naman dito kay Tamus. Okay, medyo sloppy yung play na yon for the side of Cignal Ultra. Si D, hindi nila binantayan, nandun na sa loob. There were a lot of heroes that are low on side of Aether main. Mas madami sila sa lang mahuli. Napapokus sila kay Krypton. Pero sabi ni Krypton, sige, kukulitin ko na kayo. Buy time ako. Kukulitin ko kayo. Take one for the team, kumbaga sinasabi nga. I think, parang pinaks nila yung pagkakamali na yan eh. Oh. Masasabi mo ba? Parang oh. Oh. Parang one for one trade na lang din yun eh. Wala na rin sila. Wala na no choice, kumbaga. Nature yan sila eh. Oh. Zeus, turtle is now up. Laban na naman to. Kailangan na naman nila laban to. Baka na naman to ulit. Feeling, ayan, mga nakakatakot eh. Kasi pag bumuwas na ang turtle, it's either pick up sila nang isasabay sa turtle ulit or sa turtle ang bakbakan. Sa turtle. Paramdam ko, this time around, sa turtle ang bakbakan, Cignal Ultra, nakuha nila yung lamang kahit papano. Ibig sabihin, mas lamang sila ng onse in terms of item progression dito. So, feeling ko, Cignal Ultra, pipilit nila yan doon. Feeling ko lang din. Or, ibaliwala lang si turtle. Huwag nang pansinin at the same time. Gawin nila ng Lord of God. Oh, wayaan na nila. Kasi masyadong delikado at mapanganib yan, mga kaibigan. Pero if you're going to take a look dito at sa middle lane, merong Kaja Harley nag-aabang sa bush. Sa top naman dito, naku, tatlo. Pinatakbo ang dalawa. Medyo... tatlo, pinatakbo dalawa. Oo, oh, siyempre. Lamang sa numbers. Pwede naman. Few on the other hand, is just staying into the middle lane. Sabi ni Few dito, iwan ko lang kayo dyan, wave clear ko, push natin yung lanes, tapos hayaan mo sila mag-push back. Muwan to matama na naman ang prediction mo. Maisin na naman ang turtle dito. Turtle clash nga ang mangyayari. Kuya Butters, pero ito na nga, tulad siya sabi ng Tets with the shield. Ako po, ang ganda naman ang sipa doon with the knock-up. Ito na, Yin-Yang overturn! Now po, with the Human Blast, Django, Mind Ball down. Talagang napatay na nga Tets dito for a trade and 1-for-1 trade na nga, mga kaibigan. Divine Judgment pa, design niya dito, Mind Ball down din as well. Wow! Ang ganda naman ang sipa ni Kuya Crip. Phew, flicker out lang din muna. Ay, naku po, with an ultimate from Kenji. Delikado, Cignal Ultra, dalawa na lang sila against 3. Oy, pero hindi. Wala nang buhay ang Aether main dito. 5-4, biglang nakahabol, nakadikit ng kill. Ewan ko anong nangyari kay Few dun ah. Mga 3 seconds niya ata niyakap yung pader eh. Oo nga no. Nagaanap siya ng kill dun na kay Kaya ata. Inahanap niya ata si Kaya. Then,
meron tatlo doon sa tabi niya na pwede niyang i-take down, na pwede niyang bawasan, pero hindi niya pinili yun. Tama. Yun din ang nakita ko din kay Kuya Hugh. Eh, para siyang pumapatay gamit normal attack. Pwede naman. Tapos mage ka. Pero mali doon. Tapos mage ka. Kasi yung yin niyang overturn niya, natakasan lang din. Pero ang isa napanood ko yung nato. Wave the Dragon para kay Tets. Naupo! With the Superman para kay D! Ito naman sa may poker tricks lang para kay Harley! Pero ito, makbakan ulit. Flip dito, naghahanap ng masisipa with the Wave of the Dragon. Pero wala na yan. Jin Kundo sa may dash out. Yun niyang overturn. Patay pa din. Mga kaibigan, sabay takas. And that was a 2-for-1. Sa baba, meron ding away dito. It's the Hayabusa and Desanya with the Tamos. They're going at each other. Hindi rin makapag-push dito si Hayabusa just because yung wave clear na meron si Desanya dito, maganda din. Exactly. Ito ang laban na parehas lamang. Parehas lamang. Parehas lamang. Kumbaga, walang, ang hirap i-predict. Ang, kumbaga, parehas lang sila ng gamit, parehas lang sila ng estado ng buhay. Pero Chango dito, mga kaibigan, nagkaulihan na and Yaku will go down. Kagura, pinili niya dito si Harley, pero Harley, DJ, will he go down? Ito na, Superman nga. Superman nga. Nag-Superman na sa isa, mga kaibigan. At least napatay. Napatay. That's a 2-for-2. That's not bad. Oh, di na rin masama. Di na masama. Di na masama. At least may trade na nangyari. Ito na naman, si D. Oh, with a wild charge. Oh, wala rin. Si Kuya Kenji. Sabi ni Kuya Kenji. Sige, aurahan natin onto yan. Pinakitaan niya lang. Sabi niya, flex ko lang yung muscles ko. Eh, may muscles si Lebron. Eh, wala tayong gagawa doon. Kaya pala may pulbo si Lebron. Ginagamit sa cellphone. Yun ang sekreto ng mga pro players. Kala mo talaga props lang yun. Kala mo talaga props lang. But still, scoring natin right now is 8-7. Cignal Ultra, Aether Main. Dikit pa rin ang pero laban natin Aether Main sa gold. Lamang ang Aether Main sa gold. Yun nga yung nakapagtaka dito. In terms of getting those jungle monsters and jungle camps, mas naging effective sila. Uy! Nako! Si Pew! Buhay kaya? Eh, buhay to. Half-life eh. Pero to si Crypt mga kaibigan din. Binacharge lang din. Muang gustong pumatay, pero napag-disengage ka agad. Ito, tulad na siya sabi natin, the highest turret damage with the regular season, Kenji. Ito mo ngayon, tulad niyan. Sumisegue, push na naman siya. Di ba? Well, para sa akin talaga, pag kalaban mo Aether Main, knowing Kenji, top global player, Hayabusa, reject mo na yan. Natandaan mo yung takbong magnanakaw, pero iba ang takbong ninja. Ninja may hand sign pa yan. Oo. Pero napakabilis. Ang takbong magnanakaw, paano? Ang takbong magnanakaw, mabilis na mabilis lang talaga. May bit-bit lang talaga. Pero si Kenji, tatandaan mo, pero siya hawak-hawak. Uy! Nung-blast! Doon sa may tatlo! Nagkaulihan dito, pero si Layako medyo na late doon, mga kaibigan. Pero eto na, si Barbiel! Nakahatak si Barbiel, mga kaibigan, EJ dito! My goodness, oh. Lebron with the damage! Kenji on the other side! Tusa may push pa! Naupo! Oy, naupo! Aether Main! Nauutakan nila yung Cignal Ultra dito ngayon! They are really doing it well. Pero dyan, ganda na pinapakita. Nagkakautakan tayo mga kaibigan! Aether Main! Lumalaban sila ng 4v5! Oh, 4v5 plus a tower push. Tier 3 tower push. At ang score 8-8. Pero si D, may immortality. Yun yung overturn naman dito sa ilang banda. Pero Crypt, hindi nahihila Lebron. Mukhang patay pa rin si Kuya dito. Cignal Ultra has to do something else dito dahil nabasin ng R30-30 nila. Yun, ako po, medyo na-tilt. Nayata dito ang Cignal Ultra. Ito pa mga kaibigan. Si Tets dito, mag-isa na lang. 1-on-1 sa 5. Ayan na po mga kaibigan. Ang poker tricks pa. Yako dito, tinawag na tatawagin mo si Barbiel. Sumakay sa kabayo. Mukhang papastulin. Tatalian yata ang kabayo. Pa, hindi na lang. Hindi tinalian. Hindi na lang kabayo. Okay. Grabe. Na-tilt na ang Cignal Ultra. Masyado sila nag-focus sa Hayabusa ngayon. Iniiwan nila si Desanya. Knowing for a fact na mas maganda yung teamfight capability nila. Hindi nila tinitake advantage yun in AEM. Nakita nila dito, uy, pwede tayo lumaban. Kumbaga, 4v4 lang pala labanan dito. Wala tayong problema. May mga pick-up tayo. Meron tayong kaya. Meron tayong show. Laging to... Pakamdam ko, 2v4 lagi yung laban dito kapag nauhuli nila yung pick-up sa gusto nila eh. Kaya nga eh. Ang ganda na pinapakita dito ng Aether Main so far. Kontrolado kasi nila yung lane. That's the reason why, di ba? Kasi dahil lang kay Hayabusa, pero problema ito, patagal ng patagal ang laro si Lebron. Pasakit ng pasakit. Tingnan mo yung item ni Lebron ngayon. Meron na siya tulad na siya. Sabi ko nga, meron na siyang Endless Battle Thunder Belt. Nako, medyo delikado na yan. Yun ang pinaka-problema dito ng Cignal Ultra. Clock is ticking. Aether Main, they have a ticking time bomb. Lebron, ano nga ba yung magagawa mo mamaya? Titignan mo, 100% uptime si Lebron dito in terms of farming, zero deaths. Feeling ko yung si Lebron, angle breaker dito mamaya. Sasayo-sayo yung left-right. Meron pa si Chango, necklace of the runs. Yun lang.
para sa ano, para kay Tamus. Ang dami ng item dito ng mga cores ng Aether Main, Cignal Ultra. Saan kayo hahanap dito? Sila Yaku, sila Desire, sila Pew. Hindi naging maganda ang laning nila. Lord sa baba naman dito mga kaibigan, pero op. Oy, eto na, pumasok na Lord mga kaibigan. Crit tao na! Way of the Dragon sa tank! Topo, mali yan! Pero ito na nga sa kabilang banda, EJ dito, Michael down! Ang ganda! Go! The Jubilant Blast! Go back in! AEM! AEM na wala sila na parang mula doon! And they will get the ball! By that one! Cignal Ultra, my goodness! What a play! Grabe! Totoo nga ang tawag nila sa Cignal Ultra na Comeback Kings. Oh my goodness! Cignal Ultra! Hanggang kailan yung magagawin to yung puso ko? Okay. Ay, naku talaga! Na, muntik na umano, maputulan ng litid eh. Sobrang gulat ko dun. Grabe! Tets! Well commented! Tets me how to doggy! Mga kaibigan! Kung meron isang tao! Nagsalba! Neto laro to! Tets me how to doggy! Ayan na po. Yan ang sinasabi ni Tets. Kay Kuya Dogs, na opo, piling ko hinahaba na naman si Kuya Dogs ngayon. Sabi nga niya ako kanina, Doggy, kabahan ka na. Ayun! Piling ko kinakabahan na si Doggy ngayon. Piling ko din. Okay, alam na lang Cignal Ultra ngayon, na pag full 5-man team fight, hindi sila kaya ng Aether Main. Cignal Ultra, anong call nyo? Yun yung kailangan natin malaman dito. Ang ganda ng pinapay, pero feeling ko, wrong move lang din si Crypt doon, sinipa niya si Tets. Pwede din naman. Na Way of the Dragon. Pero, individually, lamang ang Aether Main. Tutignan mo. Kasi, may Kari, may Changu, meron sila Kenji. Pero ngayon, dahil nga sa nangyari na clash na yun, nabaliktad. Nabaliktad. Or not really nabaliktad, pero nakahabol. Nabaliktad ang estado ng ating laro ngayon. Ngayon, Aether Main, ang tanong, sila nga ba ang magiging passive? Cignal Ultra nga ba ang magiging aggressive? Or Aether Main? Will they still play the same playstyle na nilaro nila for like 13 minutes into this game? Naniniwala pa rin ako sa Cignal Ultra na Comeback Kings. Kinambak Kings nila, kinambak King nila yung OG Season 1. Kinambak King nila yung MSC Season 2. Ngayon, tingnan natin din sa MPL Season 2 kung meron pa rin comeback silang ipapakita sa atin. Yeah, and the same time, if you think about it, Cignal Ultra, naghahanap na sila ng opening dito and this is the factor na kailangan tignan ng Aether Main. Dapat yung pagkakamali nila dito, bawasan nila, gawin nilang zero para walang problema. Tets, nahulan Divine Judgment, pero wala naman siya problema doon. Uy, ito na. Panibago naman, Yuminon Blast, may tatabay! Na-cancel! Ni Kuya Crypt, napakaganda naman na target selection dito mga kaibigan. Pero yun palit, Kenji dito na pagkulit lang with a poke damage lang, with a quad shadow pa. Pero ito, back away muna sa lito dito. Disengage, medyo delikado. Na-pop na yung mga skills nila. Iwas, pusoy muna tayo dito, Cignal Ultra. Kahit sinabi nila dito na it's time to fight Aether Main, ayaw nila labanan yon. Just because they know na wala na silang isang ultimate. EJ, ginamit niya yung Divine Judgment niya. And knowing Aether Main, magiging maingat sila sa mga harap sa mga ganito. Yep, tama dyan. 13-11 ang ating score. 16 minutes on to our game time. Ang early stage ng game natin talaga dito sa Aether Main na punta. Ngayon, parang nababaliwala na yung lead nila sa early stage dahil natapatan kagad na Cignal Ultra to. At ang ganda pa na na super minion nila dito, middle lane, di ba? But still, I think LeBron still has the upper hand talaga dito sa game na to. Kasi LeBron talaga to eh. Marksman din siya eh. Marksman. So hindi mo talaga matatanggal sa equation na LeBron will do something into the late game. Well, it is the late game right now. Abangan na lang natin kung paano nila hahawakan yung mga kalaban nila. Yep. The fact still remains, in terms of AOE disables, lamang pa rin dito ang Cignal Ultra. Wild Charge, Numinon Blast, Yin Yang Overturn, Barbiel, ang dami nilang pwede iba to. Yep. Ang meron lang Aether Main dito, meron lang silang Divine Judgment, tsaka Wave the Dragon. Aside from that, wala na. Single pick off lang ang kaya nga dito. Kaya pagdating dito sa team fights, medyo delikado ang Aether Main. That's the reason why kung bakit nakaka-comeback sila, na babaliktad pa at nakakahabol pa ang Cignal Ultra sa nila. Yeah, and Cignal Ultra, on the other hand, ito na ata yung pinakamatagal na game natin dito. So far. Today, ito nga. So far, ito na yung pinakamatagal na game natin. Both teams dito are being very, very careful sa lahat ng ginagawa nila. Going in,
going for the face check. Nagkaroon na lang. Dali, dalawa lang tinamaan dito. EJ may call down as well. Tinawag si Marpiel. Talagang ito pa, napatay pa ang isa. Baba, baan ulit. Apat laban sa lima. Ang ganda naman ang una. Kenji. Pero si D dito, may immortality yan. Creep, fight, fall down. Pero yun ang mga bigyan. Napag-figure out lang din. Ito na naman, buhay pa rin ang apat dito ng Aether main. Tama na, isa lang ang mapatay sa kanila kaysa ma-wipe out pa nga. Di ba? Cignal Ultra has a knack for doing these kinds of plays. Kaya yung inuna nila. It wasn't supposed to go down early, pero pinokus nila lahat and it became a 4v5 situation. Ooh. Pero nahuli pa rin si Harley. Grabe, bakit nangingit ko si Kuya Harley dun? Ito ang pinaka-problema. This is a level 2 Lord. This is a Luminous Lord. Lang. Kung sino man makakuha na ito, medyo malaki ang chance na baka ito na ang last Lord na makikita natin. Lebron dito, inahabol niya. Upo, inaupo. Tulad na sinasabi natin, Curry yan, naupo. Yun Lebron, maging Stephen Curry. Pero ito na nga, mga kaibigan, with the... Uy, ulti lang din. Ang ganda naman ng Lightning Truncheon. Ni Pew, pero nasipa siya. Nako, kailangan dito ng ano. Depensa mo nila yung base nila. Kasi ito na yung minion eh, oh. Oh, nao, this is actually a level 1 Lord. Lang, set Lord. Pero Pew... Lebron! Oy, nahuli si Curry, pero Lebron doon will safely get away. Lebron, wala na buhay, wala na buhay si Lebron dito. Pinipilit niyang mag-lifesteal. But still, Crip, EJ, try to run away. D, wala na siyang magagawa masyado. Power of nature na lang. Then, sabay, takbo. Yun. Yun, at kung titignan mo. Eh, tao. So far dito, napaka-intense. Intense na laban, Kuya Butters. Intense. Oo. Oh. Palitan lang, palitan lang sila. Kasi pagka mga ganitong laban na talaga, lalo na sa mga sa games like Mobile Legends, kapag ganito nakatagal yung laban, hintayan ng error. Hintayan na lang ng malito. Eh. Lahat sila may item na, lahat sila may capability na gawin yung place na kailangan nila. They just need to see kung may opening nga ba dun sa may kalaban. Oo, tama ka dyan, Kuya Butters. Ang magkamali, talo. Ang magkamali, talo. Tama. Ang magkamali, talo dito. So, tingnan natin, sino na magkakaroon ng error, eh, nakapo. Nagkamali yung talo. Oo. At ang talo, nagkamali. Nagkamali. Tama ka naman. Tama ka naman dyan. Sinasabi ko naman sa'yo. Yung walang ginawang mali. Yung walang ginawang mali, tapos walang ginawang tama, most likely, walang ginawa. Di ko na alam. Basta, yun na yun. Basta, oh, napaka-exciting na laban. Inaabang ko na lang. Kasi dalawang factor lang titignan ko dito. Oo. For, para ma-determine natin kung sino yung mananalo dito, it's an error for one of the teams or the Lord. Yun lang. Dalawa lang yun. Dalawa lang. Kung sino makakuha nung isa doon, that is a requirement to win. If you get that, you are safe for game one. Tama. At ang game one winning dito is really a good advantage na kagad. Makakuha ka ng confidence eh, to fight for the game two. At kung matalo ka man, meron ka pang game three. Meron ka pang game three. So, magandang advantage yan kung makukuha mo ang unang panalo sa game 1. Pero ito na nga, mga kaibigan, mukhang nagkakaiwasan natin. Kanya-kanyang face check lang. Ito na kasi, pagdating sa 20-minute game time, kahit na 15 minutes eh, Bush Gaming na to. Abangers na abangan na to pag ito, mga ganito. Ito din yung iniisip kong isa for either main. Ayun, tulad yan, binibait nila itong jungle monster na to. At the same time, ito yung iniisip ko dito sa either main. Kasi, Cignal Ultra, they're known to be very good at comebacks. Kaya ba nila labanan sa super late game dito ang Cignal Ultra? Kasi ito yung natural habitat ni Cignal Ultra. Ayun! Nalaman. Okay. Nalaman. Nalaman. Sinundot niya ako. Oh, tama ka dyan. Regarding your thought, tama ka. Ito ba talaga ang comfortable gameplay ng Cignal Ultra? Yung comeback? I'd say it is. Pero yung Aether main, mabilis siya tumapos ang laro eh. So ibig sabihin dito, kaya ba ng Aether main sa labanan to, ng Arapa? Kung pa isa-isa, single pick-off kaya. Yun talaga yung pinakawala sa kanila eh. Pero takot din naman yung Cignal Ultra dito na hindi lumaban sa base, na lumaban sa base, sa hindi nila base. Kasi Aether main, makaposisyon na. Makaposisyon lang sila ng isang maganda dito. Masipa lang si Few o si Yako dito ng isang mabilisan. Pakiramdam ko, tumbahan agad yun eh. Tama ka dyan, Kuya Butters. Pero titingnan mo dito, pagdating sa map control, it's in favor now for Aether main. Tao naglo-lord pa nga yata dito, pero feeling ko fake lord lang yan, mga kaibigan. Dito, naghahanap. Let's, uy! Ang malupit dito, lahat ng Aether main, naka-immortality na. Pabilisan magka-immortality, brother. Yun talaga yung pinakailangan nila abangan for Cignal Ultra eh. Yung initiation na meron sila. Nako! They need to get that design. Uy, boy pa!
Nako po! Naka-survive siya doon sa napakaraming ultimate na binato sa kanya pero mabakbakan pa rin dito. Nakap na lang din ba? Oy! Kenji, muntik pang ma-burst ni Kuya Pew pero disengage na naman ulit sila. Ito, ayaw nila. May takot na sa isa't isa. May sumasalo ng pagkakamali ng bawat team dito. Kaya nga, feeling ko, parang nag-aambahan lang sila so far. Ayaw nila mag-commit. Ambahan, hawakan lang ng tenga. Hawakan lang ng tenga. Yun talaga, malefic roar dito will go to Kenji, if I'm not mistaken. Right now, LeBron trying to go for that Lord. Yep. So, tingnan natin dito. Pwede, actually, Curry kaya niya isolo Lord to it. Tutusin. Pero, yun nga lang. Hindi bulag ang Cignal Ultra. Para hindi malaman na hindi nag-lord ang Aether main. Hindi natutulog ang Cignal Ultra. Hindi natutulog. Lagi chinecheck yan. Lagi chinecheck yan. Lagi nilang binabantay sa kilil dito. Yahoo trying to go for that. And Trip is on the bush. Nauuli siya dito. Pero sabi, ayaw talaga nila ibigay kay LeBron yung solo lord na yan. Baga binabantay nila. Sanya just going for the pushback. Iiwan nila yon sa may taas. Oh. Hoping for a push na makakalimutan. Uy, may flicker. Kaya naman pala matapang din. Lalim na sana ni ano nun, no? Ni Kaja. Ni Kaya, lalim na ni Kuya EJ doon. Napakatagal ng ating laro. We are hitting the pero, 7K, 70K net worth dito for the side of Aether main. 23 minutes. Malaki na to. Into the game. Pero sana yung Cignal Ultra dyan. So ganyan yun, katatagal na laban. Yun diba? Ang problema dito ng ano, Aether main. Pero si Tets, ito na ko po, si Tets nagkaon yan dito. Divine Judgment. Pero still, na-open niya yung bulwark bago mangyari lahat yun. Yun. Bali, wala ang pagsubok nila na i-burst dito ang si Kuya Tets. Pero commended pa rin talaga yung kanina ginawa ni Kuya Tets. Ngayon, nahihirapan na ang Aether main. Dahil sa, with just single mistake, if you want to take a look, that single set lang na ginawa ni Kuya Tets, eto na ang paghihirap ngayon ng Aether main. Nahuli niya yung lima eh. Nahuli niya talaga yung lima. Umuli nga lang ng tatlo o dalawa ang hirap na eh. Ay, kanya, lima. Pagka nahuli mo yung lima, isa kang lumutal ng nilalang LeBron dito, nahuli ni Tets. Ang dami nahuli ni Tets dito. Pero wala yung teammates niya. Wala yung teammates niya. Wala yung ano, walang backup. Mga kaibigan. Pero dito sa top lanes, Kuya Kenji, tsaka si Kuya Disanya, talagang one-on-one lang. Ayaw magbitawan dito, mga kaibigan. Sa pareho sila. Kasi, parang siguro feeling ko, Disanya, bantay mo na yung sumisegue push na yan. Bantay mo na yan, sa'yo na yan. Kumbaga, asawahin mo na. Huwag mo na paisahin pa. Kasi naisahan sila sa bottom lane eh. Naku, walang damage si LeBron. Ito ang problema. The stacks are coming in. LeBron with the left and right. The supersonic disc. Wala lang damage. Stack. Trip on the other hand. Gets caught out. Yun lang. Tinawag pa si Marbiel mga kaibigan. Trip dito. Might fall down. Followed up with a human blast. Walang tinamaan. Pero yung trip kailangan dito. Kailangan nila iwan ito. Mga kaibigan. Oh. Kailangan nila iwan ito. Last one hit from Yahoo Boy. Ito na nga mga kaibigan. Isa na ang napitas nila. And they might go for a Lord dito. Dahil nga naman kulang ang Aether main. Tatandaan mo, Yahoo Boy, Lover Boy. Yun. Talagang yun sounds talaga like. Yun talaga pinakailangan nyo abangan dyan. Kenji on the other hand, Disanya having a 1v1 skirmish on top. Nagkakasuntukan sila dito. Nagkabatuan na Super Yoyo. Nagkabatuan na Shuriken. Magkakaibang anime pinanggalingan yan. Pero still, nakikita natin dito sa MLBB and CIG heading straight for the middle lane. Kenji! Oy! Ako po, pero may immortality yan mga kaibigan. Yung minion blast pa nga! Ang ganda naman ng follow-up dito, EJ na hinto. Pero wala akong papalag pa rin mga kaibigan. Lima, kompleto pa. 4-3 na lang dito ang Aether main. Pero mukhang eto na nga mga kaibigan ang kanilang bunga ng paghihirap. Tower lock ba? Wala nang minion yan. Yahoo! Sabi ni Yahoo, wala ang personal. Ang trabaho lang. Naku po, dumikin sila. Pero they want LeBron. Pero LeBron may immortality siya dito. Wala sa pangalam na. Tower lock na! Kaya ba nila to? Yes! They win! Cignal Ultra will take game number one. Yun, congratulations. Cignal Ultra for having 1-0 lead sa laban na to, mga kaibigan. Ganda! Ganda. Two words. Comeback Kings. Cignal Ultra. Tets.